Hello everyone! Kamusta mga kabayan? Gusto kong ilaan ang vlog na ito para sa aking kapwa OFW para makapagbigay ng inspirasyon at motivation para sa mga kababayan kung gustong magpagawa ng apartment negosyo or dream house nila. Pamula nung madaming nanood ng apartment video, madami na ding nag-comment at nag-PM, nagtatanong kung ano ang pwede kong i-advise sa kanila. At madami ding nagtatanong kung pwedeng humingi ng apartment plan ko. Pero sana po tapusin nyo ang video na ito para mas maintindihan nyo. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe to my YouTube channel. And also click mo na ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod kong video. Nung malapit na matapos ang aking kontrata sa Saudi Arabia, last 2013, may nakilala ako na siya ngayong aking asawa. At dito nag-umpisa magbago ang pananaw ko sa buhay. I'm saying this kasi baka ngayon binata ka pa or need mo may makilalang tao para mamulat ka sa buhay. Umuwi ako from Saudi Arabia, nagtrabaho din ako sa Pilipinas. Ito ay sa isang power plant industry. Nagtrabaho ko dito for almost 2 years at wala ulit akong naipon. So habang nagtatrabaho ako sa Pilipinas, naisip ko ulit na mag-apply ulit ako abroad. At dito ako naman napadpad sa UAE. Last 2015 ako dumating dito. At habang dumadaan ang araw, buwan, taon, kami ng aking asawa ngayon ay nag-ipon para sa pagpapakasal namin last 2017. Kami ay ikinasal ng December. At ang nagastos namin sa kasal ay 600,000. Ang laki din, di ba? So tinupad ko lamang naman ang pangarap ng aking misis na kasal. Bago ang lahat mga kabayan, baliktanaw muna tayo sa nakaraan para mas maintindihan nyo ang kwento ko. Back last 2011, unang sapalaran ko sa pag-abroad, ito ay sa bansang Saudi Arabia. Ito ang unang labas ng bansa ko bilang isang construction worker sa edad na 21 anyos. At 2 taon akong nagtrabaho sa Saudi Arabia, pero sa kasamang palad, wala akong naipon. Hindi naman lingid sa kaalaman natin na kapag unang abroad mo, binata ka, nandyan yung mga luho, gastos dito, gastos doon, at kung ano-ano pang mga bilihin na gusto mong bilhin. At hindi naman lingid sa ating kaalaman na kapag kinasal ka, ay nandyan ang pakimkim o bigay ng mga sponsor, kamag-anak, o mga kaibigan. At kami ay kumita ng almost 250,000 pesos. At dito nagsimula ang lahat. Nag-isip kami ni Mrs. kung saan namin pwedeng i-invest ang aming pera. Nag-isip kami ng mga iba't ibang posibleng negosyo na pwede naming gawin. Tulad ng... At naisip namin ay ang apartment business. Dahil ito ay isa sa aming pangarap na negosyo. Siguro, magtataka kayo, ilamang yung aming puhunan, pero ang napili naming business ay hindi sasapat yung aming budget. At ito nga ang apartment business. Well, ganito kasi yan. Meron kasing lupa ang aking bayanan or ang magulang ng aking asawa na malapit sa palengke ng aming bayan. So, kinausap namin ang aking bayanan na kung pwedeng magpagawa kami ng apartment doon sa kanyang lupa ng malapit sa bayan. Na ang concept ng apartment ay apartment sa taas at sa baba naman ay commercial space. At pumayag naman siya. So, nung pumayag siya, naisip ko agad na magpagawa ng apartment plan para mahumpisahan namin ang apartment business namin. At nung matapos ang plano, ay agad naming inumpisahan ang construction ng apartment.
Habang dumadaan ang araw, linggo, buwan, unting-unting nauubos ang aming budget at alam naming kulang ito para sa aming pangarap na apartment. Hanggang sa naubos na ang aming budget at kailangan naming ipatigil ang construction. Siguro magtataka kayo bakit ang lakas loob namin na magpagawa ng apartment kahit hindi naman sapat ang aming ipon. Ganito kasi yan, bago ako umuwi from UAE to Philippines ay may dala akong bagong kontrata sa bagong company'ng inapplyan ko. At si Mrs. naman ay meron ding kita doon sa kanyang munting negosyo. And then after ilang buwan, bumalik ulit ako dito sa abroad, sa Abu Dhabi. Habang nagtatrabaho ko dito, ay unti-unti ulit kaming nag-iipon ni Mrs. ng pangpaumpisa ng apartment. Mga ilang buwan din kami nag-ipon para maumpisahan ulit namin ang apartment. At lumipas ang mga ilang buwan, ay nakaipon na rin kami ng konti para maumpisahan ulit namin ang apartment construction. At alam ulit namin na hindi sasapat yung aming ipon para sa pagpapagawa ng apartment hanggang matapos ito. So habang nagpapagawa ulit kami ng apartment, ay hindi ulit nasapat yung aming ipon. Kaya ang ginawa namin, nakipag-usap kami dun sa construction supply kung pwedeng kada buwan namin babayaran ang aming mga nakuhang materyales sa kanila. Ibig sabihin, every sahod ko babayaran yung mga materyales na aming nakukuha sa kanila. Kaya ang nangyari, kada sahod ko, lahat ng binabayad namin sa mga materyales ay doon napupunta. Ganun din ang kita ni Mrs. sa kanyang munting negosyo. At yung kita niya sa kanyang negosyo ay inialaan din namin sa aming apartment. Kaya nagpapasalamat ako sa asawa ko kasi kahit hirap na hirap kami, hindi siya sumuko para sa pangarap namin. Habang ako ay nagtatrabaho dito sa abroad, ay si Mrs. na ang nag-iintindi sa pagpapagawa ng apartment. Siya na nakikipag-usap sa aming contractor, sa aming foreman kung ano ang mga dapat gawin. Kaya nagpapasalamat ako sa Mrs. ko kasi siya ang tumayong bilang ako. Siya ang nag-iintindi ng lahat ng bagay para sa aming dream house apartment. Kaya I will take this opportunity para magpasalamat din sa aking asawa na hindi nagsawang ang pag-iintindi sa aming dream apartment. At nagpapasalamat din ako sa aking bienan sa walang sawang pagtulong at suporta sa aming mag-asawa. PS guys, kami po ay wala pang sariling bahay at sa ngayon po ay nakikitira kami sa aking bayanan dahil din po sa payo niya sa amin na mag-invest muna kami para sa future namin at ng aming magiging mga anak. Pero sa awa ng Diyos, balang araw makakapagpatayo din kami ng aming dream house. At 'yun ang aming next project ni Mrs. At dun po natatapos ang kwentong katas OFW namin. At tips ko lamang sa inyo mga kabayan, unahin natin ang mga mahalagang bagay. Huwag tayong bumili o gumastos ng hindi naman natin kailangan. Maging wise tayo paghawak ng ating mga kinikita. I-invest natin sa tama. At huwag susukuan ang hamon ng buhay. Patuloy na mangarap, magsikap upang ito ay matupad. Salamat mga kabayan sa lahat ng nag-comment sa aking video na ito, sa lahat ng nagbigay ng kanilang email para sendan ko ng plano. Ipinagdadasal ko na matupad ninyo ang inyong ipapatay yung business apartment or inyong dream house. At kabayan, huwag niyong kakalimutan, please subscribe to my channel at pindutin mo na rin ang bell para lagi kang updated sa aking channel.